Hello mga ka-garden! For today's vlog, samahan niyo po ako na magripat ng minarkot ko na apple. Ayan po mga ka-garden, makikita naman po ninyo na ang ugat niya, ang ganda ng tubo. Ito lamang pong isa na to ang aking ire-repat kasi itong kabila hindi pa masyadong tinutubuan ng ugat. Ito pong isa, maganda na ang kanyang tubo. Mga ka-survive na po ito kapag ire-repat ko na siya. At ito naman po mga ka-garden, ang gamit ko na soil medium para sa ating apple. 30% na topsoil na kinuha ko lamang sa aking garden. At ito pong cow manure, 25% po ito. Kailangan po dried na talaga yung gagamitin nating cow manure. Maganda po ito para sa ating mga halaman. Mayaman po ito sa nitrogen. At ito naman po ay 15% na carbonized rice hull. At saka itong 15% na rice hull. At ito pong coco peat, 15% din po. Total niya ay 100%. Ang susunod naman natin gagawin mga ka-garden, imimix lamang po natin mabuti ito lahat. At pag na-imix na natin ito, saka natin ilalagay sa pot para itanim yung ating apple. Haluin lamang po natin mabuti. Ganyan lamang po mga ka-garden. Tama-tama lamang po ito para sa ating apple. Siguradong kakalat agad ang kanyang mga ugat. Oras na maitanim na natin dito ang ating apple. O, ayan mga ka-garden. Okay na ito. Pwede na to. At ngayon naman po, kukuhanin naman natin itong ating apple. Mga ka-garden, kung meron po kayong katanungan tungkol dito sa tanim kong apple, pwede nyo pong iwan dyan sa comment box. Konting push na lang mga ka-garden, matatanggal ko na din ito dito sa kanyang puno. Yan na, malapit na talaga mga ka-garden. Huwag kayong mainip, matatanggal ko din ito. Oh yes, ayan. O, tingnan nyo mga ka-garden, oh. Yung kanyang ugat. Oh. Ang ganda ng kanyang mga ugat. Yan, oh. Lumabas na sa kanya. Kasi dinagdagan ko lang po ng kokopit itong kanyang lupa. Dahil pumapaibabaw na yung ugat niya. Tapos nung malagyan ko siya ng kokopit, ganun pa din, pumaibabaw pa din yung kanyang mga ugat. Kasi malambot yung kokopit. Madaling makapalago ng ugat. Ito naman po yung gagamitin kong pot. Binutasan ko po ito sa mga gilid para hindi maipon ng mga tubig. Madali lang siyang madrain. Kasi ang talagang butas niya, yung isa lang na yan, nasa gitna ng ilalim ng pot. Kaya dinagdagan ko yung kanyang mga butas.
Ngayon naman po, bago ko po ilagay itong ating soil medium, nilagyan ko muna siya ng rice hull para yung dagdag ano din sa kanyang lupa, madali siyang madrain. Lalo na dito po sa amin lugar, madalas po umuulan sa gabi. Baka kung hindi ko siya lalagyan ng ganito, maipon yung tubig niya, hindi agad magdrain. Masisira yung ugat ng ating apple. Ngayon naman po, ilalagay naman natin itong soil medium natin. Hanggang kalahati lang muna po ay ilalagay natin lupa. Tapos ilalagay na po natin yung ating apple. Kung bago ka pa lamang dito sa akin channel, Kagarden, huwag mong kalimutan mag-likes and subscribe. Pakihit na din po ang notification bell para ma-notify ka kapag may bago na ulit akong upload. Ayan mga ka-garden, kalahati na yung lupa ng ating pot. Ilalagay naman natin ngayon itong ating apple. Tusok lang natin siya ng konti. Tapos, dadagdagan natin ng lupa. Meron po tayong stick para maging suporta nitong ating apple. Itatali natin sa stick yung apple para pagka humangin na malakas, hindi siya uuga-uga. Lagyan muna po natin ng lupa. Ngayon naman po, ilagay na natin itong stick. Itatali po natin sa stick itong pinakapuno ng apple. Yan mga ka-garden, dadagdagan ko lamang po ng konting lupa itong ating tanim na apple. Kasi pag diniligan ko po ito, yung soil medium niya, medyo mapepress siya, medyo bababa pa po siya ng konti. Kailangan maging matatag itong stick ng ating apple. Pag nailagayin po natin yung lupa, medyo matatag na po yan, kahit diligan natin palagi. I-press lamang po natin para intact ang lupa. Ganyan po. I-press lang po natin ng konti. Tapos dadagdagan ko pa po ng konting cow manure para hindi malagkit yung lupa. Magiging buhaghag na din po yung katagalan. Yan mga ka-garden, dagdagan pa natin ng konting cow manure. Para kapag diniligan ko ito, yung katas ng cow manure, yun po ang makakapag-alis ng lagkit ng lupa na nilagay ko. And then, ito pong sumobra pa na lupa, yung mix natin na medium, soil medium. Ilagay na po natin lahat. Pagkatapos nito, mga ka-garden, didiligan na po natin ito.
Pag nadiligan na po natin ito, dadalhin ko ito doon sa garden. Ilalagay ko siya sa lugar na hindi siya maiinitan para hindi po ma-stress yung ating apple. Yan po, diligan natin. Isang tabo lang muna yung ididilig ko, tapos dadalhin ko muna doon sa aking garden, tsaka ulit didiligan ng isang tabo pa. Yan lamang po mga ka-garden. Yan mga ka-garden, ready na po yung ating apple. Dadalhin ko na po ito doon sa aking garden. Maraming salamat po mga ka-garden. Maraming salamat sa panonood ninyo ng aking video. Muli po, kung hindi pa po kayo nakasubscribe, please subscribe na po kayo sa aking channel. Maraming salamat po. Ingat tayong lahat. Bye! See you on my next vlog!